Yun, welcome po muli sa aking Ting Channel at welcome sa Cast Media. At ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng review sa isang gadget na medyo matagal na siya, pero kilalang kilala pa rin siya at patuloy siyang tinatangkilik ng mga YouTuber at mga vlogger. So medyo old model to, pero tingnan natin kung sulit pa siya ngayong 2021 na bilhin. Let's see. Ito yung sa stabilizer. So para sa stabilizer made, stabilizer yung lens. Okay, so gumagana siya yung stabilizer niya pag yung lens mo ay merong stabilizer. So depende. So ayan yung video. Okay, so ayan. Ito po ang tsura niya. Kapag meron pong ring light, so nasa ring light tayo, no? Nasa indoor tayo at merong fluorescent, ayan, meron tayong LED na nandyan sa taas. Okay, so eto yung built-in na audio. So ang layo ko ay mga 2 meters, ayan, yung layo ko sa camera. Ngayon, syempre, meron siyang external input pang external audio. Ayan, so yan po yung external mic. Ang gamit ko ay Boya BY-MM1, na which is direview ko rin yan. Pwede nyo tingnan yung link dyan sa baba. So yan po yung video, so yung autofocus. Ayan, so kung titingnan natin, mabilis naman yung autofocus niya. Okay, so yan po ang atin pong Canon 700D. Kayo na ang mag-judge kung sa tingin nyo ba, sulit ba na bumili ng camera ngayon na ganito. Alam naman natin, ang specs nito ay medyo nauhuli na rin talaga. Though may mga strength din siya, so bibigyan ko kayo ng mga pros and cons dito sa camera nito. Syempre, dun muna tayo sa pros. Una sa lahat, no, meron siyang flip screen na very helpful sa atin ng mga vlogger, lalo na kung gusto mo hanan yung sarili mo. And second is yung mic input. So meron siyang mic input at yun nga, ang maganda rin sa kanya talaga ay maganda rin siya for photos, o lalo na kung tayo ay nag-aspire na maging photographer and even videographer at the same time, maganda rin siya. So meron din siyang viewfinder na kung saan karamihan sa mga bagong model ngayon ay wala ito, iba, optional ang paglagay ng viewfinder. So ito po ay nandito na, at syempre napapalitan yung lens niya, no? So lalo na depende sa gusto natin. So like sa mga vlogger, alam natin na kung gusto natin ng wide yung paligid, okay, meron tayong option. Papalitan na lang natin yung lens nito. Ngayon, ano yung cons nitong camera nito? So ang cons ng camera na to ay una sa lahat ay luma na nga siya. Though 18 megapixel is enough po, lalo na kung tayo ay hobbyist or mahilig lang talaga mag-picture, hindi naman tayo pro. So lang natin talaga kumuha ng mga good and quality photos, ay pwedeng-pwede po ito. O, masabi ko na maganda talaga siya. Though may limitation nga lang siya pagdating sa video, dahil nga wala po siyang 60 frame per second. 30 lang po at 24 ang meron siya. So, though full HD, pero when it comes kung gusto natin magkaroon ng mga slow motion, ay hindi natin siya magagawa. Unlike sa iba talaga na mayroong 60 frame, even 120 frame, na talagang kung gusto natin i-slow mo yung shot natin, ay pwedeng pwede. So, yun yung isa sa cons niya. Then, second cons niya ay yung autofocus niya ay hindi ganun kabilis. Though,
masasabi ko na pwede na pagdating sa face tracking, maganda siya. Medyo mabilis siya. Pero pagdating sa mga object, hindi siya ganun kaganda. At isa pa nga dito, yung autofocus niya ay hindi ganun ka-stable. So from time to time, lalo na kung in-auto mo yung focus niya, yung face tracking, from time to time, tinatrack niya talaga yung mukha mo. Kahit nakafocus na, minsan nawawala pa, lalo na kapag gumawa ka ng movement. Kasi nga hindi siya ganun mabilis. So masasabi ko na pwede na, at pwede naman natin i-manual at i-stack yung autofocus na gusto natin, na talagang naka-focus lang sa mukha natin, or yung object na nire-review natin, yung camera na to. So yun lang, so nakita nyo naman na sa mga photos and videos kung ano ang itsura nito, ano yung mga shot na pwede nating makuha. So tayo na po, let me know kung ano po yung tingin ninyo, okay ba, sulit ba itong camera na to na bilihin ngayon. I think more than 10 years na tong model na to. So yun po, comment natin dyan sa baba at let me know kung ano po ang nasa isip natin, at kung meron pa kayong mga tanong regarding this, pwede nyo rin i-comment dyan. So yun nga, maraming salamat muli sa pag-click ng channel na to, and thank you for supporting this channel. Ayan, at kung bago ka pa lang sa channel na to, you can subscribe para lahat ng gagawin nating gear review, even yung mga tips sa pagkuha ng shot, B-roll o anuman, mga tips din sa mga paggawa ng content, pakatulong ang Cast Media sa inyo. So yun po, maraming salamat and God bless you.